Magandang umaga, mga solid Titonatics. Welcome po to Tito Live. Aba, marami-rami na agad tayo ngayon dito sa tambayan, ha? Good morning po dun sa mga solid Patreonatics natin. And syempre, sa mga solid Ditonatics. At doon sa mga bagong buulang, no? Yung bagong buulang, yung Merrynatics. magandang umaga po sa inyong lahat, ha? Mga titos and titas. At sana ay masarap ang iniinim nyong kape, di ba, Tita Leira Pacquiao? Good morning po sa inyo, ha? Solid Patreonatics yan. Oo, nandun pa sa harap. Yan ang bigay, di ba, Tita Leira? At ito, Jillian Palma, good morning. Marami-rami tayo ulit ngayon, ha? Huwag nyo pong kalimutan agad bombahin yung like, no? Habang nagbabati ang portion pa tayo. Dahil maaga-aga pa naman. Maaga-aga pa naman. Para lang naman daw hindi magkalimutan maya-maya. Baka magkalimutan kasi, eh. Maganda yung nagbobombahan na agad tayo dito bago bombahin ni Tito Raymond Yu yang dito. Good morning po sa inyong lahat, ha? Tito Box 143, magandang umaga po dyan sa atin sa California. And kay Tito Ronaldo Hervoso, good morning po. Tito Gian Carlo, magandang umaga rin. And Tito Andre Jobs, ayan. Sabi ni Tito Andre Jobs, si Marvin G daw, nakisakay na rin sa Dito Hype. Aya, gumawa na rin ng vlog. Aba, ay, totoo ba? Meron na rin ba? Mapanood nga. Ano ba sabi, Tito? Ano ba bulungan doon? Mapanood nga mamaya. Diba, Tito Sherwin na Peter Pulayan, solid Patreonatics din yan. Good morning po. Good morning din, Tito Devinson. And Tito Joseph A. Ayan, tuloy-tuloy lang po yung pasok, ano? At maaga-aga pa. At baka, hindi, maluwag to. Maluwag tong tambayan natin. Malabong mapuno ito. Malabong mapuno. Oho. Tuloy-tuloy lang po. Ah. Good morning, Tita Rosly Escueta. And Tito Mark Allen. Good morning sa inyo, Tito Dennis Undoy. Uy, si Tito, Tita Jen Sayo, maaga naka-tune in, ha? Oo, tapos na ba? Tapos na ba ang iyong duty, Tita Jen Sayo? Tito Gestoni Alejandro, ayun. Ako, Tito, may vlog din daw siya, kaso kakaumpisa pa lang. Ayan, oo, Tito, meron ka rin ba? Ay, silipin nga natin yan. Tito Raymond, mukhang masarap yung milk tea mo, ha? Kaso, kakaiba yung lalagyan, ano? Ibang klase. Oo, Tito Igan Tobias, good morning. Solid Patreonatics din, ano? And Tito Kurt, Babia Channel. Ay, parang bago lang si Tito Kurt. Paki-entertain yung mabuti, ha? Yung mga bago lang po dito sa atin. Unahin nyo na ho yung subscribe button, ha? Oho, pindutin nyo na ho agad yung subscribe button hanggat maaga-aga pa. Oo, baka magkaubusan. Ganun eh, no? Baka daw magkaubusan eh. Oo, tsaka si Tito Home Photo Lab, oh, good morning po sa inyo. Yung subscribe button ho, huwag nyo kakalimutan. Yung mga bago lang po dito sa ating tambayan. Oho, Tito Evan Samora, magandang umaga rin. And Tito Alvinson Roque. Ayan, meron tayo dito si Infinite Trading and Services. Good morning po. Kamusta po kayo dyan sa Hong Kong? Ayos ba tayo dyan sa Hong Kong, Tito? Good morning, Tito M. Cassis. Magandang morning po sa inyo dyan. Ayaw ko kung morning dyan. Hindi, morning pa rin dyan. Palagay ko, maaga. Alam ko, advance ba kayo dyan? Dyan sa KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Good morning din, Tito Mark David. Ayan, nag-subscribe na. Opo, huwag nyo kong kalimutang i-hit yung subscribe button. Tsaka yung sana all. Yung all sa notification. Importante ho yan. Kasi may mga Titonatics tayo na nalalampasan yung live stream, eh. Oo, kasi kala nila walang live stream. Yun po, no, pagka hindi nyo ho kasi kinlik yung sana all, ay hindi kayo matatawag sa tambayan. Kaya wag nyo hong kakalimutan, di ba? Oo, Tito Rikichu. Oo, boy, meron ba tayo dyan? Shoutout daw sa mga TikTokers. Ayan, yan ang bigay. Oy, bago yan, ha? Bago yan, mga TikTokers, ha? Pwede yan, pwede, di ba? Tito West Q, good morning. Tito Raymond Hoven, good morning. And Tito Edwin Espinosa, ayan. Mamaya daw ay Patreonatics na siya. Uy, salamat po, ah. Salamat po, Tito, ah. Salamat po sa lahat ng Patreon natin. Ako, sana naman, ano, yung mga nakita nyo o nabasa nyo, napanood nyo dyan sa Patreon, ay kahit papano, no, nasulit na yung inyong pag-subscribe, no? Para, sabi ko nga,
para lang kayong naka-Spotify diyan eh, no? Oo, yung iba para Netflix lang. Eh, pero sana ang bukod dun sa entertainment, ano, eh merong knowledge kayong nakuha. At syempre, meron kayo kahit papanong Tito Moves, no, na napulot, di ba? Uy, happy morning, Tito Jerry Capili and Tito George Diaz. Uy, bagong subscriber daw. Welcome po, Tito George, ha, dito sa ating tambayan. Oh, yung kape nyo po, mamaya, nandyan si Tito Oms. Pakihanap nyo ho yung Oms na nandyan, no? And si Tito Pascal, sila ho ang in charge sa kape. Ayan, sabi ni Tito Pudyok, sulit na nga naman daw yung Patreon. Di ba, Tito Pudyok? Eh, si Tito Pudyok, nandun sa harap yan, eh. Oo, eh. Yung sagap niyan iba, parang 5G antenna. Di ba, Tito Joke? Iba dun sa harapan eh, no, Tito? Di ba, Tito Mark Espartero? Tito June A, good morning din. And Tito Patrick Edrosolo, good morning po sa inyong lahat. Tito Wilson Kadaa, magandang morning. And Mark Gio France. Oo, Tito Mark Gio, magkano daw ba ang subscription sa Patreon? Opo, ang Patreon po, mga titos and titas, para maipaliwanag ko lang, ano, it is a website, no, created to support, no, for those people pala, for those people who want to support yung mga content creators. Oo, content creators like Tito Vlogs, no, like Tito Vlogs, no. So nandiyan po, no, if you want to support ay puntahan niyo po yung patreon.com/titovlogs. Sabi nga natin, para ka lang naka Spotify. Magkano ba Spotify ngayon? Oo, parang mga ano lang eh, $3, $4, chicken na chicken, ano, ganyan lang yan, parang Spotify lang. Tito Andre Jobs, ayan, sabi niya, makalipat na nga rin sa harap daw. Ayan na si Tito Pascal, oh. Tito Pascal, good morning. Si Tito Pascal ay sasamahan tayo dun sa ating webinar, ha, ngayong weekend. Friday, no, para dun sa mga Tito Natics natin na iba ang time zone, ano. So 5 PM po ang simula ng ating ito papasok ko lang. Ayan, yung cold hard truth about stock trading. Oho, yan ang ating webinar. So nagkaroon na ho tayo ng mga pilot run nung weekend para dun sa mga nauna nating Patreonatics, no. Nagkaroon tayo ng pilot run diyan. Ay, nako, sigurado, nasulit na ba mga Patreonatics natin, ha? Yung cold hard truth about stock trading, ito po ang pinag-uusapan natin dyan, no? Yung sabi nga ni Tito Jesse Livermore, the stock market is never obvious. It is designed to fool most people most of the time. Oho, kaya kung kayo ho ay takantaka, no? Yung bakit? Kung bakit ilang taon na ho kayo nagte-trade at paulit-ulit, ano, +1 + 1 = 0. Minsan ganyan tayo eh, no? Ilang taon na tayo nagte-trade, 1 + 1, kita ng konti, lugi ng konti, no? Kita ng malaki, lugi ng malaki, ganun po eh, no? Kasi nga po, yan ho ang na-discover natin over the past 12 years na nandito tayo sa stock market. Yan ho ang na-discover natin. Ano nga ba ang sikreto? What are the principles behind the trades, no, mga titos and titas? Ayan. So good morning. It's 9:29 na, mga titos and titas, sa Tita Rhea Clan, Tito Rhea Clan, good morning, and Tito Jonathan C. Ayan, Tito Edward N, good morning po ako sa inyo, and Tito Armel DC. Ayan, malapit na tayo magsimula, ha. Ano ba ang lagay, no? Ano ba ang lagay ng mga opening? Yung ating bang mga favorites ay nakaporma? Nakaporma? Silipin natin, ha? Opo, tuloy-tuloy lang po, no? Lahat po nang pumapasok. Yun. Sabi ni Tito Richard daw, ayan, sigurista tip ba? Sa Tito Harold Travels, good morning. Malapit na mag-open ang market. Eto na po, ipasok na natin ang market. Ayan na, pinasok na nga. 9:30, pasok natin ng ticker. Pasok natin ng ticker, ha? Saan ba tayo mga nag-open? Ayan, ha? Costco daw, 11%. Ewan ko kung natuloy yan, ha? Hindi ko alam kung natuloy, mga titos and titas, ha? Ipapasok natin ang market. It's 9:30, mga titos and titas. So, yung kape nyo, ha? Baka malumamig yan at hindi na masarap yan. Dito, ayan, yan ang gusto ko. Ganyan lang dito. Ayan, nakikita nyo, ha. Mamaya pag-uusapan po natin si Dito, ha. Mga titos and titas, Diyan lang muna. Silipin muna natin, syempre, yung mothership. Oo, yung mothership. Hindi yung ano, ha, hindi yung Chelsea, ha. Yung PSE, ayan yung mothership, eh. Silipin muna natin. Papasok ko po yung ticker, ha, mga titos and titas.
Ayan yung ticker. Oh, si MM. Ano ba lagay ni MM? Ayan. So, ang market po ay nag-open ng 6324 and currently trading at 6317. So, konti lang naman, 29 points. We are down 29 points, mga titos and titas, ha? Si MM is trading 3.77, no, na nakikita ko po dito sa ticker. Ayan. Ayan na si Tito Oms. Good morning po. Ano ba mga binobomba ngayon? Ano ba mga binobomba? Tignan natin, ha, yung gainers and losers. PXP. Uy, Tito Raymond, ano ba? Ano ba to? Ano ba to, PXP? Ay, ano ko lang eh. Kakaisip ko lang eh. Advance mag-isip doon ng PXP. Paano kami sasakay niya? Kakaisip ko lang sa'yo kaninang umaga, naliligo ako, PXP. Binomba nyo na naman. Costco, trading at 10%, no? IDC, 3.88%. MM, no? 373 at 3.61%. Ayan. So dito, konti lang. Ayan. Dribble tayo. Dribble muna dito. Masyadong paiinitin. Kung napanood nyo po, no, mga titos and titas, yung ating kagabi, yung market summary natin, di ba? Napanood nyo ba si Dito? O napanood nyo ba ano ginawa ni Dito? Kung nakita nyo yung binaktrack ko, ha, baka malaglagay sa upuan. Mamaya backtrackin natin. Ayan. Uy, sabi ni Tito Pinoy Read Medic ay mukhang nakabodega siya ng PXP, ha. Natutuwa siya. Ta, yehey daw, yehey. Ha. Good morning, ha, Tito Mike Lu. Magandang umaga sa iyo. Ayan. Oo. Sabi ni Tita Jen Sayo, wow daw, 385 opening nandito. Oo, yung mga ano nyo po, ha, mga titos and titas, ha, yung make sure lang, no, yung seatbelt nyo ay mahigpit ho yan, ha? Mahigpit ho yung seatbelt ninyo, ha? Yan na. Sabi ko nga dun sa Patreon natin, Fast and the Furious Zone. Ayan, ha? Fast and the Furious Zone. Good morning, ha? Tito Bemboy Lozero and Tito Joe Carr. Magandang umaga po sa inyo. Pasilip nga daw ng baita. Tito Jimmy Sara, magandang umaga. Ang aga ni Tito Jimmy Sara, eh. Oo, kanina, nandito na siya. Tsaka si Tita, Tito Yured Nazela, good morning. Oo, ano din yan, follower din ni Tito Mark Astrodes yan, eh. Oo, nagkikita kami dun sa tambayan. Tito Rojoy Salvador, eto yung mga maaga kanina. Parang croissant yung breakfast mo, Tito Rojoy. Masarap-sarap yan, ha. Ayan, oo. Tito Natik, si Tito Romel, magandang umaga. Tito Rob Pinson, magandang umaga din. Like na nga daw agad. At saka kay Tito Nelson Nuez, good morning po sa inyong lahat. Tito Jim Galang, good morning. Magandang umaga din, Tito Cool Sapphire and Tita Angie. Oo, good morning po. Uy, ano yan, ha? Si Tita Angie ay at solid patriotic siya. Talaga naman, sa harap agad na upo, no? Tito Ador, ayan. Tito Ador, isa sa mga ano yan, isa sa mga unang nakabudega sa Patreon yan, si Tito Ador. Good morning po sa inyong lahat. Tito Neil Salazar, bombahin na nga daw agad ang like. Ayan. Tito Ricky Chu, Tita Leira. Ayan na. Sige. Ano ba ang ating pag-uusapan ngayong araw na to, mga titos and titas, ano? Eto na. Teka, susulat ko lang mamaya yung mga re-reviewin natin, ha. Pero mga pencil dyan. Ito, may pencil ako. So, pinapareview nila yung baita kahapon, sinilip ko na to, eh. Hindi ko alam kung dito sa Patreon o ano. Pero sige, lagay natin yung baita. Yung Cebu Pack din, asa Patreon to parehas. Nasilip ko parehas sa Patreon nito. Oo, parehas, hindi maganda. Ay, mamaya sisilipin natin. Mamaya sisilipin natin yan, ha. Good morning, Tito Anthony King Medina and kay Tita Mary Ann Revilla. Good morning po, ha. So, yung mga bago lang po dito sa ating channel ay wag ho kayong mahiyang mag-subscribe, no? At saka yung sana all para pagdating ng tawagan sa tambayan sa umaga ay masama ho kayo. Everyday ho to. Naging habit na ng mga Tito Natics natin na sumama rito. Okay, so silipin natin muna. Unahin natin yung dito. Pwede na ba? Ayos na ba kayo dyan? Oh, currently, 230 tayo dito sa tambayan at may 162 na likes. Oho, mahirap bang pindutin yung like, mga tita nila? Testingin nyo nga. Testingin nyo. Baka matigas kasi yung like button kaya hindi napipindut nung iba. Pakitesting nga po kung malambot yung like button o matigas para maipa-adjust natin sa YouTube, ha? Baka lang kasi matigas kaya hindi na ipipindut agad. Ayan, di ba, tito? Mr. Sanchez. Silipin natin yung dito, ha. Maganda tong dito.
Yung mga nakasabay, alisin ko na ho yung ticker ha. Aalisin na natin yung ticker, aalisin na rin natin tong watcher. Alisin na natin 'yan. Puro dito na tayo. Bomba na natin sa chart. Nako, ang gulo nung chart nung dito. Nakita niyo yung linyang pinagagawa ko kahapon. Ayan. Sabi natin, since last week mukhang minamadali na nga itong si Dito, ayun na nga, no, minamadali. Pero ang maganda ho dito ay nag-trade na nga kasi siya above the pink line, no? Bullish na tayo diyan, no? Mag-iiba na tayo. Dati pa naman, ano, kasi nga nakabodega naman tayo sa ilalim. Ngayon, sabi ko dun sa mga patriotics natin, we are entering into an uncharted territories, no? Yan na. Kasi pagka dinire-diretso nila to, nako, hilong-talilong tayo rito. Pero sana mamahinga muna. Sana mamahinga. Kagabi, pinasukan ko ng RSI to. Ito, gagamitan natin ng RSI, ha? Subukan natin ng RSI. Baka dito makakita tayo ng sign na magpapahinga. Ano ba RSI nito ngayon? Oo. Ayun, 81 ano? Oo, sabi nga natin, 80 no, is a overbought na daw na condition 'yan. But then again, mga titos and titas, yung RSI po is a trend is a strength indicator, no? So ibig sabihin lang ho na hindi naman porket 80 'yan eh. Magbababa na to ulit ng piso o ng 2 piso, ha? Hindi ho ganun yan, ha? Ibig sabihin, kung 80 yan o mas mataas sa 80, ay pwedeng magpahinga lang sandali. Dribble-dribble, di ba? Ngayon, hindi nga natin malalama. Sisilipin natin. Ito, sige, sa pamamagitan nitong mahiwagan chart, dito lang, ito lang ho ang guide natin, ano? Kung sakasakali ho, mga titos and titas, kung based sa galaw ho nito, in the coming days, makikita natin na itong yellow line, yung yellow EMA ho, ay formado. Diba? Nakaporma siya. And what can we expect? Magko-cross ho yan. Oo, whether we like it or not, magko-cross yan. Wala na tayong magagawa dyan. That will cross, followed by the red. Yung red medyo syempre mahuhuli ng konti kasi mas mabilis yun. Mas mabilis lang ng mga ilang araw yung yellow eh. Pero susunod din yan. So eventually it will cross and then yung blue medyo maiiwan ng konti. So ngayon mga titos and titas, pagka nag-angatan na ho yan, alam na this yung mga aral ho dito sa atin, ha? Ano mangyayari pag nag-angatan yan? Yan ho ang next support, no? Yung mga linya ho na yan, yan ho ang mag-aakpo sa atin as support, di ba? Di ba? Oo, so aantayin nyo po yan. Yan. Pagka dumikit ho yan dyan, ay maganda. Ako gusto ko yung masyado pinapa-overheat. Wala pa naman yung pair school eh. Ha? Huwag kayo masyado mainit. Forma nyo lang, ha? Oo, pinahihirapan nyo masyado si Tito Vlogs eh. Pagka binobomba nyo ng ganyan eh. Huwag niyo masyadong pahihirapan si Tito Vlogs, ha? Lumakpas eh. Ako, kala ko mga uuntog pa rito ng mga 2 beses. Pero kahapon, binomba na. Wala naman tayo magagawa. Nakikisakay lang ho kami. Sasakay lang naman kami sa inyo. But then again, mga titos and titas, no? Kung ito ho ay didiretsuhin na at hindi magkokorek. So yun nga eh, nandun na tayo sa high risk zone, no? Yung mga nag-attend po ng ating webinar last weekend, ano, eto na ho, no, yung sinasabi ko sa inyo sa tungkol, yung kinukwento ko sa inyo tungkol dun sa market psychology, na ayan yung mga feelings, no, na nararamdaman nyo. Kaya nga yung isang patriotics natin dun ay na-attach na nga daw siya sa dito, no? So yun ho yung guide natin, ano? So pag ito ho kasi ay talagang nagparabolic na, no? Actually, papunta pa lang tayo doon eh. Parang nasa first phase pa lang siguro tayo, no? Para sa akin lang, no? Parang we are entering, no, the parabolic stage of this stock, no? So wala pa tayo sa peak. Ibig sabihin, pasimula pa lang, no? Kumbaga sa ano eh, the party has just started. Ayan, ha, mga titos and titas, ano? Pero syempre yung mga nakabodega, no, sa ibaba ay ayun na. Oo, medyo kumbaga ay nagka-cocktail drinks na sila, no? Maagang nakapag-cocktail eh, no, sa party, di ba? Oh, di ba? Nakapag-cocktail na ho kami eh, doon sa bandang ibaba. Oh, tapos ayan na, nagsisimula na yung party. Oh, yung iba kasi hindi na umaattend nung cocktail. Diretso na kagad sa loob, ano? Party na kagad. So ayan ho, no? Baka pasimula kasi pa lang kasi nung ating party ay dito papasok yung mga tinuro natin dun sa webinar, no? Yung market psychology. Okay, so dito po mga titos and titas, yung mga nakinig na sa atin,
ay i-apply natin yung market psychology, no? More than the technicals, no? Wala, mawawasak tong mga technicals na to. Pagka nagparabolic to, wala na wala na technicals dito. So yaan. Kaya nga sabi natin, dito makikilala niyo yung sarili niyo, 'di ba? Makikilala niyo. Kaya niyo bang pindutin yung sell button when it's time to sell? Ayan, yan. Kaya niyo bang umupo? Oo, nang matindi, nang mahigpit, no? Nang hindi gumagalaw diyan sa upuan niyo when you see na may shake out? Ayan, yan po yung market psychology. Diba? Yan, sabi nila, sino mga bago natin? Sila Tito Mark Gio? Oo. Wala ba daw playbook sa tech? Ay, nagaanap pa naman yung dating playbook dyan. 950 to 850 ang ating bodega zone dyan. Oo, wala pa tayong playbook na bago dyan, Tito. Tito Raymond Regala, magandang morning. Kamusta daw yung tech? Ayan, silipin natin yung tech. Ha? Silipin natin. Oo, ayan. ICT daw, sabi ni Tito Mike Lu, silipin din natin. Teka, nililista ko muna. At ano pa ba? Yung tech, Tito Pulon, no? Sabi ni Tito Pulon, ano nangyari sa tech? Ano ba nangyari? Electric fence daw ang chart ni Dito, sabi ni... Oo nga, no, Tito? Oo, baka maraming makuryente dyan, delikado, ha? Oo. Silipin nga natin sa tech, ano ba ginawa ng tech? Binagsak ba? Okay. As expected, no. Sabi natin doon sa mga Patreonatics natin kahapon, ano, nag-advise naman tayo. Nasaan ba 850 nito? 850 bodega zone. Ayan, ito to pwedeng magbodega diyan. Dito habang dumidikit diyan, no. Habang dumidikit diyan sa yellow, hanggang dumidikit ho yan diyan. Pwede yan. Oho, nakita nyo na kung paano tayo nagbodega sa dito, di ba? Oh, ganyan lang naman eh. Oh, the stock market is a cycle, no? Oo, kung kaya ho importante sa umpisa pa lang ay matutunan nyo na yung maka-develop na kayo ng tamang habit, no? Ang most of the habits kasi na na-develop natin pagkabago tayo dito sa stock market. Kahit na ako naman eh, no? Ang habit na na-develop ko noon ay maging chaser, no? Yung bomba ng bomba kahit walang bodega. Yun ho ang naging habit ko. So, talagang yun ang for siguro mga 5 years na yun ang ugali ko eh. Oo, lagi akong nambobomba, wala akong bodega. Oh, de laging sunog. Eto ho, yun lang, make it a habit na magbodega. Ayan, no, 850 to 950 bodega zone. Asan na ba yung rectangle natin dito? Ito ba yan? Ito ba yung panggawa ng rectangle? Hindi yan. Nagawa natin ng rectangle, ha? Ayan. O, yan, no. Sabi 850 dyan. Habang dumidikit ho dyan, no? Kahit nga, mag-o-8 pa nga yan. Baka dumikit pa sa 8, eh. 827, no? Oo, yan. Hanggang dito sa 950. Ang ganda kaya ng chart na ito. Nasa 950? Yung nauntog. Yan. Yung 950 level. Oo, ayan. Yan ang bodega zone. O, kahit baba mo na dyan. 770, no? Ang layo. Habang, ito lang. Masyado ng ano yan. 815 pala, o. 815 kung matatouch, no? Oo, masyadong malalim ang buwelo nito, ha? Sinilip nga namin to, ito, para magkaroon kayo ng kaunting pag-asa. Biruin nyo, nagtitrade na yan above the lines, oh, above the lines na. Oo, pahabaan lang ho ng piso, mabaga lang. Masilip ko rito nun na binomba to. Ito ba yun? Hindi yata to. Ito ba yan? Oh, may mga bomba to, oh. May mga bomba. Ayan, oh. May mga bombang ganyan eh. Oh, may mga bomba yan. Ito ang haba ng consolidation niyan. Mas mahaba ang buwelo, mas malakas ang mga sabog niyan. Kaya pero yung bomba natin ng like ay kulang pa ng konti, kulang pa ng mga 70, ha. Bagong-bago lang si Tito Calvin daw. Ask ko sana daw sa ano to? Saan daw nakukuha mga computation ng MA50? Sa chart po yan, Tito. Sa chart po nakikita yan. Hindi ko na ho alam kung ano computation niya at hindi ko na rin alam inalam at wala na rin ho akong balak alamin, no, kung paano kinocompute yan. Basta lumabas na yan dyan sa chart at gumagana naman ay hindi ko na ho inalam. Ganyan lang ho. Ganito po tayo, kasimple lang dito, no? Hindi na natin inaalam yan. Basta yan lang nilalabas ng chart. 20, 50, 200 at nung sinubukan natin gumagana kahit pa sampa niya kinuha yan. Di ba tita? Ganyan lang po, ganyan. Wag niyo na akong alamin kung saan, hindi ko rin alam eh. 12 years na ako rito, hindi ko alam kung paano kinukompute yan. Pero alam ko gumagana. Ayun, oh, didi daw.
Yan, good morning dito Jonathan ha. Yan na. ICT. Silipin natin yung ICT ni Tito Mike. ICT. Dribble tayo. Ito si Tito Ricky Rason kahapon na finiture natin ano. Sabi nga niya yung kanyang yung ini-expect nila na lalim ng effect no ng COVID sa kanilang business. Ay hindi naman pala daw ganun kalalim. Hindi naman ganun kalalim sabi ni Tito Ricky. Sinasalo Tito Mike no, Tito Mike Lou, sinasalo siya nung kanyang Emma. Ngayon ano, malapit na yan, didikit na rin yan dito. Didikit na rin po yan dito sa red line kasi magko-converge diyan at pwedeng ipitin nitong pink line habang iniipit yung presyo. Ito naman dahan-dahan bumababa near zero. Near zero. Okay, so habang bumababa kasi ito momentum nga ito eh. So pagka ang kapagka nag-flat ho yan at tapos itong MACD ay nakaturo na pababa, dahan-dahan na rin siyang bababa. Kasi walang kambyo. Kahit itong presyo nagpa-piano lang diyan up and down habang iniipit nito, di ba? So ang pwedeng gawin magdidikit sa zero yan, near zero, tapos magdi-decide kung i-break yung zero o kaya ikakambyo pataas para naman i-break itong 200 MA, no? Pero meron naman na itong uptrend. Teka, sisilipin ko lang muna sa weekly para sigurado tayo. Ayun. Oh, ayan, oh. Meron na itong uptrend eh. Ayan, oh. Meron na. Oh, may channel na. Dividend. Wala na, tapos na kami. Kasi kung kayong volume na yan. Ay, nandiyan, nandun pa rin pala. Ay, alisin natin itong RSI. Nakakagulo eh. Ayan, oh. Meron na siyang ano eh. Meron na siyang channel paakyat eh. Ayan, oo. Oh. Ayan, oh. Kaya medyo maganda na. Yung mga ganitong klaseng stocks, yun medyo mas masarap bumudega. Yung meron ka na nakikita, sabi nga natin, the trend is your friend, di ba? Oo, ayan. So, kailangan lang mag-trade above the 200, no? To the 200 MA. Yan po, Tito Mike. Cebu. Ayan, Cebu Air, silipin na rin natin. Ito kasi airlines, eh. Matalagang medyo apektado, eh. Sana mag-hold dito ha. Oo, sana mag-hold dito. Ayan oh. Kung may trend line na 'yan, kung 'yan nga 'yon, sana mag-hold 'yan. Otherwise, what you can expect kasi nga nagte-trade na ho siya, daily ho ito, nagte-trade na siya below all these lines eh. Although hindi mo masabi to no kung kakambyo, not unless may catalyst, kasi kung walang catalyst mga titos and titas mahirap itulak eh. Oho, kaya sabi natin maging choosy kayo sa pagpili ng mga manok. Ayan, oy PHR gusto ko yan ha, Tito Pascal ha, yung PHR ha, ni-review ko PHR, silipin natin yan Tito Pas, ni-review ko rin yan eh. So yun po, yung trend line na yan, pagka na-break dito tayo pupulutin, 334 pesos dito. Yan ang Cebu, ang Baita, silipin na rin natin ha. Bago natin isingit yung PHR ni Tito Pas. Ayan. Oo, sabi ni Tito Mike Lu, the trend is your friend. Ayan. Kaya ako ano eh, pagka wala na yung trend, ay galit na kami niyan. Galit na kami niyan. Baita on a daily naman yung mga lines po niya is acting as a support, no? So far kahit papano nakikita natin na may support ho na dito. Yun nga lang, ito kasi, ang nipis kasi ng trade nito. Ewan ko, hindi ko alam ho ang catalyst, no? O ano ang istorya ho nito. Mabilis lang kasi ito, kaya ho kayo nakakakita ng mga spike na ganyan, ano? Kasi ito ho, masyadong manipis ang float. Manipis ang float, napakadali hong itulak. Kaya kung na-excite, ito, ang dami kasi dito sa atin, yung mga momentum traders, eh, no? Pagka nakakita lang ng konting spike, sinasakyan, tapos sasakay yung mga hindi momentum traders, maiipit. Yun po ang importante, no? So, kaya ho, eto po, no? Tito Moves. Total, konti lang naman tayo dito. 274 lang naman tayo. Eto yung Tito Moves, no? Na ito, i-share ko sa inyo today. Kapag ka ho kayo, no? When you are entering a stock, alamin nyo muna ano ho yung purpose ninyo sa pagpasok ng stock, no? Let's say, you are entering a stock based on momentum. Okay, so kasi may momentum yung stock, gusto mong sakyan, gusto mong humabol kay dito for example, ano, kasi nakita mo may momentum na meron kang FOMO syndrome. Oo, yan. Pagka ho, pumasok kayo ng momentum,
make sure no na ang labas nyo rin momentum din, momentum trader din ang labas nyo. Ibig sabihin, pagka wala ng momentum, eh kailangan nyo ng bitawan, di ba? Di ba? Kaya nagkakaroon ho ng mga ipit, no? Kasi pagpasok nila based on momentum, no? Hindi sila nakaka-exit eh. Pagka wala na 'yung momentum, sasabihin ng trader, ay long term naman ako eh. Ay position trader naman ako eh, no? Ay, pagka ganun ho, eh maiipit ho kayo, di ba? Di ba? Di ba? O kabaligtaran naman, pagka pumasok ka naman ng position trader, di ba? Yung position trader, yan ho 'yung mga budigero eh. Mm. O de pagka position trader ka naman, pagpasok mo, alam mo na yan, dahan-dahan, ano? You're building your base. Eh, wag ka rin lalabas based on momentum, di ba? Because binomba lang, labas ka na. di ba? Oo, trailing stop ang ginagamit natin, mga titos and titas, di ba? Wala tayong tipi-tipi. Eh, kung nag-tipi tayo dito ng, ano ba yung tinitipi natin? 350 ba? O ano ba? 3 piso ba? Wala na, naiwan na tayo, di ba? Di ba? Ayun. Silipin daw natin yung... ano na ba? Tapos na yung Baita, tapos na yung SEB, ICT, PHR daw, tsaka SMC, PHR. Ito, talagang sige, itodo nyo na lahat ha, lahat na mga paborit ni Tito Dennis Uy ay, itodo nyo na nga lahat. Ayun, up na naman ngayon, no? 15% kahapon, it's up by 14%. Although kasi yung up kahapon, kung iisipin mo, negligible, piniano-piano lang dito eh, oh, inipit lang eh. Oh, matagal na siya nagtitrade dyan, so it's a breakout today, nag-breakout siya today. But then again, may volume ba? May volume ba? May volume? Ah, may volume naman, no? Meron tong 2PO na gagawin, ano? Yung public offering ulit, ano? They are looking at 1 peso to 250 per share. So, syempre, to make it more attractive, they need to push the stock higher, no? Kasi nga, pagka naman, let's say, nag-2PO ka ng 250, ang presyo ng stock mo, dalawang piso lang. Sino bibili? Walang bibili. Sa market na lang bibili yung mga tao, di ba? O, kailangan ibomba mo ng konti para magmukhang mura yung 2PO mo, di ba? Di ba? O, yan po, no? Kakakambyo, on a weekly, Tito Pass, ay kakakambyo ng ating MACD. Ayan, kakakross lang, ano? So, may momentum. We're hoping na masustain yan this week. Kasi, ano lang ba tayo ngayon? Tuesday? Oo, sana sa Friday ay ganyan pa rin i-close. Kahit mauntog lang yan dyan sa red, okay na yan. Dribble-dribble dyan para may mga sakay naman. Eh, kung tataas yan, masyado naman mabilis pagka tinaas, ano? Mm-mm-mm. Dito daw, 390 na. Oo, happy ba kayo? Happy? Ayaw nyo ba? Ayaw yata, 390. Ayaw naman, 390. Okay na ba kayo dyan sa 390? Ha? Okay na ba kayo? Yan ang sinasabi natin. Kaya yung mga budigero natin dito na dito natics, ay happy. Oh, saan tayo lalabas? Wag muna. hawakan nyo lang yan. Hawakan nyo lang. Pasilip daw ng JFC. Sige. SMC muna. Bago yung JFC. SMC. PHR dito pa sa ayos ka na dyan ha? Oo. Oh. Ganda sana yung PHR eh. Wala, ayaw nyo kami. Dito lang kami muna nga sa dito. Ayaw nyo kami pasakayin. Liparan kayo ng liparan. Kasi silip ko lang ng PXP. Pinalipad nyo na. Paano na naman kami sasakay? San Miguel. Ito pong San Miguel. May nagtanong din sa akin sa Patreon nito. Mabagal lang ito. But this is a good company kasi. Oo. Kaya, pero mabagal. So, ang bodega mo rito, yan. Nasa, kahit nga 80 to, willing ako magbodega rito. Yun nga lang, sobrang bagal. 80 to 100 siguro, bodega to. Kaya nyo ba yan? Kaya nyo ba yung 80 na lalim? Ayan. Kasi ito magandang company eh. Oo. Yun nga lang, wala pa ang oras. O, ito pwedeng bodega rito. So, sa daily po, kailangan mag-hold nitong blue line. Otherwise, babalik tayo dito sa consolidation na to. Ito matibay naman na to. Tagal nag-trade dyan. No? Ano ba to? 96? Oo, yan. 95, 96. Matibay-tibay na yan dyan dahil ang tagal nag-consolidate dyan. Sa weekly niya, ayan, oh. Happy na kayong lahat ha, sa dito. Yeah. Sige. Huwag niyong kalimutan. Yung mga natutuwa, yung like. Para ako naman ang matuwa. Ako happy na ako pagka nilike niyo lang to eh. Happy na ako pagka nilike niyo lang ha. Huwag niyong kalimutan yung like. Ayun, nauntog po kasi sa San Miguel sa kanyang red and yellow line. No? Pwedeng final shakeout yan. Kumbaga iniinip. Pwedeng iniinip lang kayo yan. Babagsak na 96. So iinipin. Consolidation na mahaba. Pero once kasi na matapos yung, kung sabi nga natin kanina, no, mas mahaba buwelo, mas mataas ang putok niyan. Oo, saya tiyaga yan si San Miguel. Yan, sino pa? Jollibee.
Si Jollibee ho ay may higher low na tayo nakita dito, ha? Oh, wala namang problema tong Jollibee. May nag-ano nga sa message nga doon eh. But wag yung maayos to, ha? Maayos ho ito. Kasi nga ho, eto problema eh. Ang Jollibee ho, hindi nyo ho pwedeng i-day trade ito, no? Napakalaki ho ito, napakabigat. No, kung kayo momentum o day trading, hindi nyo ho pwedeng gawin sa Jollibee. Okay, kasi masyadong mabigat, hindi ho mabilis itulak ito. Okay, so don't bother masyado dun sa daily price action. Okay, huwag nyo ho masyadong problemahin yan. Kapag ka Jollibee ho, San Miguel ho ang binili nyo, yan ho matatagal maupo, matatagal matulog, ganyan ho. Huwag nyo ho ikumpara sa dito, huwag nyo ho ikumpara sa MM, kasi iba ugali nung mga yon, mga magagaan yon. Ito syempre, pang matagalan. Oo, yan. So, ayan po, ire-retest niya lang naman itong yellow, no? O pagka yan, magba-bounce na yan, dribble-dribble to sa ano eh, may chart ako nito, teka. Dribble-dribble to sa 150. Pero naka-forma eh. Oo, kaya wag niyo masyadong, kung eto hong Jollibee ang hawak ninyo, wag niyo masyadong tinitignan masyado araw-araw. Ganyan lang yan, ganyan lang ho yan. Ayan o, lusot na to. Lusot na siya dun sa ano eh, sa weekly niya, oh, it's trading above the red, it's trading above the yellow, cambio yung yellow, mabagal lang ho talaga. Oho, kaya ganyan lang talaga, 150, pag na-break yung 150, eh, no, inuntog na naman sa 150 nga eh. Nag-151 na nga pala. Oh, ano susunod? 170, oh, the dribble uli, ganyan po siya. Tapos you expect, kung tutuloy ko tong linya na to, yung higher low, ayan, wala na, naubos na sa chart, no? O, di pwede pa mag, halimbawa, nag-ano yan dyan, pwede pa mag-correct ulit yan dito habang umaakyat yan, magha-higher low pa yan. O, marami pa hong gagawin itong si Jollibee, ha? Oho, yan, ang Chicken Joy. Oo, marami na bang masasaya? Ano ba ginawa ni dito natin? Pasilip nga lang, si Tito Vlog, tignan nyo ako, nakaupo na lang talaga ako. Oo, at, ayun, ako, wag ganito kandila, ayoko nung ganyan kandila. Wag kong ganyan. Wag ganyang kandila. Wag yang ganyan. Pero hindi, okay pa ako dyan. Ayos pa tayo dyan. Sige, okay lang. Untog mo pa dito, untog mo sa 4, yan, yan. Untog mo na sa 4, 405, yan, untog mo na, wag ka na mahiya. Wag ka na mahiya, untog mo na yan dyan, untog mo na, tapos dribble. Mm-mm. Para balay nyo, magkaroon ng dito 3.0, no? Kung mapapansin nyo dun sa mga Patreon natin, di ba, hanggang 2.0 lang yung dito natin. Tapos sandali, masyadong minadali. Kokonti na kapag bodega, pero yung mga nakasabay naman ho doon sa 2.1 ay sa 1.0 natin na playbook, naka 100% naman sila nung nag 2.0, kumbaga nakumpleto nila yung bodega nila. Okay, so eto po, panawagan ano. Dito sa dito, ha. Ganito po, ano, untog nyo na po yan, no? Pwede na iuntog yan dyan, tapos dribble tayo para makagawa tayo ng dito 3.0, no? Aha. So, kaya ho, yung mga gusto hong makasilip, malay nyo, magkaroon nga ng 3.0, no? Baka nakikinig kasi yung ano, pinananawagan ko, ha? Yun dun po sa patreon.com/titovlogs, nandyan, sa kabilang kanto lang, yung tambayan na isa, ha? Good morning sa'yo, ha, Tito Jigan Surbano, ayan. Mm-mm-mm. Ano daw yung Didi niya? Sige nga, silipin natin yung Didi. Yung MM ba? Ayaw nyo na ng MM? Ayun, sabi ni Tita Mary Ann, hindi na daw nagkakalayo yung MM at saka yung dito. Kung kayo ho, eto tanong lang, ha, tanong lang sa inyo pong lahat. Hindi nagkakalayo ang presyo ng MM at saka sa dito. San ho kayo tataya? Sige nga, paki-comment nyo nga ho dyan. San ho kayo, ano mas feel nyo, MM or dito? Paki-comment nyo, ha? Kung dito o MM. Okay. So, si Didi po ay ito yung tatay nung MM, no? Yan po. Magte-trade yan dito. Magko-converge na to. Magko-converge na ho lahat ng lines niya. Yang pink, yang yellow, yang red, yang blue. Magdidikit ho yan. Gagawin ho yan. Ganito. Asan ba yan? Hanapin natin yung pwedeng kamukha niyan. Magdidikit-dikit yan. Nako, wala na. Malayo na masyado. Matatagalan na maghanap. Magdidikit-dikit na ho yan. Hindi ko alam. Parang may plano to, eh. Ano ba plano nito? Hindi ko na matandaan yung catalyst, eh. Hindi ko na matandaan yung catalyst. So
Yun po ang gagawin niyan on a weekly. So as long as mag-hold ho yung blue, eh, tsaka ito ang tagal naman, nag-consolidate din ho dyan sa 16 pesos eh. So matutulog ba muna yan? Parang ganun eh, no? Baka matutulog muna. Hindi ko alam anong catalyst o plano. Ayan, mas maraming may gusto sa dito, ha? Ayan, sige, sige, dito, MM, dito, the moon. Ayos yan, ha? Dito, the moon. Yan, yan. Marami pa rin talagang may gusto. Kasi nga yun dito, eh syempre, lalo na kung may bodega ka, mas okay ka doon, mas safe ka. Yun. Eh yung MM, bago lang eh. Pero syempre, considering, kung ba, yun nga, wala mo, muna isipin yung bodega, bibili ka ngayon, MM or dito, mas gusto pa rin nila daw si dito. Mas gusto pa rin nila si Tito Dennis Uy. Ayan. MM daw, mami. Didi, daddy. Eh, ano yung dito? Tito Paul Tits. Ano ba yan? Ano ba ito? Didi, no? Ano pa ba? Meron pa ba tayo? Hindi na. Walang volume dito. Oo, kaya MM. Sabi ni Tito Emmanuel, walang volume. Walang volume ba yung dito? Sounds like Tito daw, kaya gusto. Yung YY daw, yaya. Yaya. Dito na tayo, sabi ni Tito Raymond Yu. Consume muna yung MM. Silipin natin yung MM, ha? Silipin natin. Nakita naman natin yung dito. Ayan, para fair naman tayo dito, ha? Sisilipin ko yung MM. Sige, ha? Silipin natin. Oy, it's 10:02, mga titos and titas. Mga konting saglit na lang, ano? Saan nabigyan yung mga ko rito sa MM? Teka lang. Yung mga pumipindot ng dito po, doon po yung like din, pakipindot din yung like, no? Tsaka yung subscribe button. Yung mga bago lang po dito sa channel natin, wag po kayong mahiyang mag-subscribe. Ha? Welcome po kayo. Ayan, mukhang nanalo yung dito, mukhang marami, ha? Mukhang nanalo yung dito. Dahil nanalo yung dito, silipin natin yung MM. Ito po, mga titos and titas, this one I posted also sa Patreon. Ang sabi natin, pwedeng ito yung gawin niya, no? May channel siyang paakyat, na umaakyat na channel, at meron siyang ceiling, yung 450. Ayan, yan. So, parang flag, di ba, yung gagawin. Okay, so paano diskarte? Paano diskarte? Okay. Teka. Ito po kasi, no, syempre, mainit eh. So, may momentum, binobomba. So, uuntog ba yan? Mauuntog ba siya dito sa 450 tsaka siya bababa, no, in the coming days? So, pag bumababa ho siya, ang saluhan is ito. Yan, yung linya ho na yan. Ano? As long as dumidikit ho dyan sa linya na yan at hindi nabibreak yan, ay yan ho ang salo dyan ho. Hindi ho dito, hindi ho dyan sa gitna. Oo, kasi pagka dyan nyo ho sinalo sa gitna yan, baka ma-shake out kayo pagka binaba. Yun nga lang kasi, ang makagandahan lang dito sa trend line na paakyat, syempre, pataas din ang pataas. So, pagdating ng, ano ba to? Ano ba ngayon? 370 level, 375 level, ano? Pagdating ng July 1, 377 ang support. Kumbaga, umaangat yung support, ha? Kung yan nga ho yung gagawin. So pagdating ng July 1, yan na yung support. Pagkadating ng July 2, tumaas na ulit, nasa 392 na. Hanggang sa maipit ho siya. Okay, hanggang sa maipit. Pwedeng yan ho, again, hindi yan accurate, hindi ganun ka-accurate ho yan. Kasi ang hirap na nga i-predict nito si MM dahil kakaumpisa lang. Let's see if I can see a pattern sa 4-hour chart. Wala pa rin masyado eh. Sa 1-hour chart, tignan natin. Okay, so ano ugali? Ayun, tinatouch lang itong yellow. Yun, so yan, habang itatouch siya yellow dito, binubuntutan eh. Oh. Pero since this is a 1-hour chart, mabilis yung umakyat to. Oh, mabilis yung umakyat. So, wag niyong habulin. Huwag niyong habulin. Ayaan niyo na siya. Kung naiwanan kayo, de so be it, di ba? Oo, di bali na nga maiwan. Wag lang maipit. Oo, sabi ni Tito Music Real You. Bloom daw, pasilip. Sabi ni Tito Music Real You. Ay, welcome po, ha? Bago yata si Tito Music Real You. Yung subscribe po, wag niyong kakalimutan. Sisilipin natin yung bloom. Blooming ba? Yung kay Tito Ricky Larrazon. Oo. Mukhang shake out lang yan si Tech. Oo nga naman, shake out lang. Ipon-ipon lang, dribble-dribble. Wag muna yan, hayaan nyo lang muna dyan. Dito muna tayo sa dito. JM Cruz, sabi ni
ni Tito JM Cruz. Tito, pwede na po bumodega sa HLCM. Silipin natin. Ano po ba ang istorya ng HLCM? Paano tayo bumodega dito, Tito? Oo. Hindi yata to damun to, ah. Tito, ayan, mukhang mahihirapan tayong bumodega rito, no, dahil pababa. Oo, mahirap kung bumodega sa pababa. Titignan niyo yung chart nito. Bakit ganito to? Ha? Oo. Kita niyo parang baliktad na bundok to. Ang lalalim sa ilalim. Oo. Not unless may catalyst, no. Mga titos and titas, no, yung mga kung may time ho kayo, this coming Friday 5 PM and Saturday 9 AM, no, join po kayo dun sa ating webinar, no. Nandiyan po sa description nitong video na to yung link, no. Join po kayo. I-explain ko po sa inyo, no, kung paano tayo magbobodega. Oho, kasi ho ito yung ganito hong klase ng chart, hindi niyo mabobodega to. Oho, oo, kailangan kasi pag bumubodega kayo may forma na, eh. Ang forma nito pailalim. Oo, baka pagka magbodega kayo dito, matambakan kayo. Opo, Tito, wala pa to. Wala muna tayo diyan. Join us po this coming Friday. Oho, para shortcutin nyo na yung tambayan. Si Bloom naman, kahapon nasilip na rin natin to. Steady din, parang minimimik yung mga ibang charts na nakita na rin natin na dribble above the yellow line. Iniintay itong red. Iniintayan. So, aantayin mo yan dumikit dyan. So, para matouch yung red, pwede rin magbounce na. Yung MACD, kiss na rin, eh. Oo. Pero pag hindi hinataw ho yan, itong MACD, magkocross yan. Kahit nandyan yung presyo, ah, magkocross tong MACD. Magpa-flatten ho yan, magtatahi ho yan. Basta ganyan yung presyo. Okay. So, obviously, inaantay yung red. Waiting game. Pero sa kanyang weekly, maganda na siya kasi naka-trading above the yellow and the red. Ganyan lang ho magbasa ng chart. Ganyan kasimple lang po, no. So join us this coming Friday, mga titos and titas, no. Pati sa Patreon, kung gusto nyo, silipin nyo ho kami diyan. Ano pa ba? Ayan, it's 10:07, mga titos and titas. Ilang saglit na lang, ay ba tayo magpapaalam na. Di natuloy, Tito, ang yung backdoor ni SMC kay Holcim. Ayun, oo. Kitams. Oo. So, wala na. Pagka ganyan, bakit natin bibilin? Di ba? Sino magtutulak? Sino ang willing magtulak? Ikaw ba, Tito Raymond? At saka mga titos, gusto nyo bang itulak yan? Wala namang kwento. Doon tayo sa may mga kwento. Di ba? Ayan, pumapalo na si Tek. Ayan, oo. Ayan. Home daw, sabi ni Tito Infinite Trading. Yung mga hindi pa po nagla-like, meron pa ho kayong 2 minutes. 2 minutes na lang. Sige na. 2 minutes, no? 40 pa yung mga nakalimutan lang namang mag-like, no? 2 minutes na lang po. Habulin nyo na yan. Like button. Eto si Tito Manny Villar. Malapit na kasi yung ano eh, oh. Tito Manny, maganda na to, ah. Wala lang harang. Asan ang harang nito? Masaya tong home, ah. Asan ang harang nito? Ayun, oh. Yan. Dito po, malinis ang highway nito, ah. Malinis ang highway. Marami ng magagandang pormahan na stock, ah. Dumadami na kayo, ha? Dumadami na yung magagandang porma. Yan po. Ito muna. Yan muna yung resistance. Tapos ito na yung susunod. Yung, ito na, Tito. Yan na yung susunod na resistance. Ba't ayaw mo ilagay? Wala lang ang oras, eh. Nagmamadali na. Ayaw mo pang makisama. Ayan. Yung support, eto, Tito. Yan lang. Yung mga linya muna na yan. Yung Adidas. Pero kita mo, nakaporma yung MACD, oh. Di ba? Nakaporma. Sa weekly, tignan natin kung tumutugma. Tumutugma ba yan? Ayun, sa weekly, oh. Pa-cross na rin yung yellow sa red. Ayan, oh. Safe ka na dyan. Yan, Tito. Ayan, ha. Mga titos and titas. Sabi ni Tito Raymond, pasilip daw ng to go. Mac, kahapon, Tito Gio, sinilip na natin yan. Balikan mo yung kahapon, hindi pa naman masyado yan. Sandali, yung to go, mag-iiba yung screen ko, ah. Yan, tamo, nag-commercial tuloy. Ayan. Doon to go. Nag-iiba yung screen ko pagka pinipindot. Naka-hotkey kasi yung number 2, eh. Yung to go po, dribble. Ayun, nag-cross na yung blue sa pink. Ayan, so dribble lang yan, mga titos and titas. Dribble muna siya dyan. May catalyst din naman to. Kasama to sa logistics play, eh. Yun nga lang, syempre, isa-isa lang. Hindi naman pwedeng sabay-sabay. Yan, pati dito.
iniipit. Parang yung chart nung now, medyo ganito ginagawa, no? Iniipit sa weekly ng pink at saka nitong mga linya sa ilalim, nag-iipitan sila after a ceiling play. Yung isang mahabang kandila, nagko-consolidate. Ay, okay lang naman yan, dribble-dribble lang dyan. As long as nandyan yan, safe na safe yan. Yan na. Mga titos and titas, si Chelsea, last na. Si. Tito Dennis, favorite. Okay. Si Chelsea, eto yan, tumuna. 440-450 level na next resistance niyan. Tapos ito na po, yung pink line, yung 490 levels. Alam nyo ho, kung iisipin nyo ha, kung paano ho ginawa, dinrowing itong Chelsea na stock, kumpara nyo dun sa DITO stock nung nasa piso pa lang siya nung nag-uumpisa, ganun halos ho. Tahimik lang siya, di ba? Tahimik lang. Parang ganun din. Sa kanyang weekly, bullish na, nagte-trade na above. Mabagal lang to, pero parang yung, baka isa lang din kasi kumakamada nito eh. So parang yun, oh, kung makikita nyo, bibobombahin, magkoconsolidate na matagal, bobombahin ulit. So ganun ho. So papano? Mga titos and titas, ay nasa na yung mukha ko? Ayun. Mga titos and titas, ha, salamat po sa pagsama nyo ngayong umaga dito sa ating Opening Bell Live Tuesday edition. Magkita-kita po ulit tayo mamaya dyan sa ating market summary. At salamat po dun sa mga solid patriotics na sumusuporta dito sa ating TVC. Pasyalan nyo kami dyan sa kabilang tambayan kung gusto nyong masilip. Ano ang pinag-uusapan sa kabilang tambayan. So as always, mga titos and titas, thank you very much for joining us today. Bago tayo magtapos, let's have a short prayer. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey towards this chaotic world of the stock market. Amen. So mga titos and titas, magkita-kita po ulit tayo. Salamat po ulit. As always, have a profitable and productive day ahead. Stay safe mga titos and titas. God bless you all. Bye!